She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Sarap. Masarap siya mga kamasi. Try nyo kasi. And now we come to the queen. And it's over here. Hello mga kumari, welcome back again to my channel. Ngayon ay gagawa na naman tayo ng isang recipe. Recipe na suman. Suman na gawa sa sweet potato or kamote. So let's start. Gagawa tayo ng sweet potato na suman na lalagyan natin ng buko. So na mga kumari, ang ating mga ingredients, syempre kailangan natin ng isang kilong sweet potato or kamote, isang buko, kalahating nyog, then 1/4 na brown sugar. So let's start mga kamamsi, gagawa na tayo ng kamote suman. Hugasan muna natin ito bago natin ito balatan. Balatan na natin. Tapos na natin mabalatan ang ating kamote. Tapos ko na rin makudkod ang ating nyog, gumamit ako ng kudkuran. Dito ko siya kinudkod yung ating nyog kasi kalahati lang yung kailangan natin. Hindi na ako lumabas. So, kinudkod ko ito na makunti-kunti. Na natin itong magudkod. So, kukudkurin namin natin ang ating kamote. So, kudkurin na natin ang ating kamote. Dito natin siya kudkurin sa maliliit. Ayan siya. Kudkurin lang natin ito hanggang sa matapos. Ito na mga kamamsi, tapos na natin siyang makudkod. Kailangan gagawin nyo na kagad siya kasi once na patatagalin nyo pa siya, iitim yung ating kamote kasi ganyan talaga siya kapag kinukudkod natin. Takalin ko sa inyo para sigurado. Ayan o, ganyanin lang natin. 1 kilo yun na kamote. Kamoting baging or sweet potato. 1, 2, ganyan ninyo oh. 3 cups na grated na sweet potato or 1 kilo na. So, ilagay na natin ang ating asukal. Depende sa inyo kung ilan ang asukal na ilalagay nyo. Sa akin, ilalagay ko yung ating 1/4 kilo na brown sugar. Pero tatakali natin siya sa cups kasi baka wala kayong kilohan. So, 1/4 kilo brown sugar or 1 3/4 cup. Cup na rin natin ito para alam nyo rin. Yung mga nasa ibang bansa na wala silang nyog na ganito, pwede kayong kumamit ng nasa lata, pero ang gagamitin nyo lang ay, di ba liquid man yun, gagamitin nyo lang ay 1/2. At doon naman sa mga walang, ito yung press na press ito na buko. Yung mga walang grated coconut na press, pwede kayong gumamit ng makapuno na nasa cup. Gumamit ako ng 3/4, isang buong buko. Merong mga alternatives yung mga pinagagawa natin dito. Ilalagay ko lang sa description box kung ano yung mga alternatives at saka lahat ng ingredients na ginamit natin ay nasa description box lahat. So, imimix nyo lang ito. Kaya kailangan gagawin nyo na kaagad para hindi siya umitim. Imimix nyo na kaagad siya. On the spot, nakukudkurin nyo o babalatan nyo, kailangan ginagamit nyo diretso yung inyong kamote. So, eto na mga kamamsi, na-mix na natin yung ating gagawing sumang kamote. Set aside natin ito kasi dadarangin natin yung ating dahon ng saging. Pasensya na mga kamamsi kasi medyo hinog na yung ating dahon ng saging kasi ito yung tira ng isang araw natin. Lang natin yung ating dahon. Pwede pa naman yan kahit ganyan yan. Dadarangin nyo lang yan. Ayan. Para lumambot siya. Kasi pag hindi nyo yan dinerang, malutong yung ating dahon ng saging. O salyanera ba, gawin nyo siyang puto, pwede nyo yung gawin. So pagkatapos nyo, ganyan ninyo lang yan. Depende sa kalaki na gusto ninyo.
Ayan. Marami kayong dahon, edi palakihin nyo. Kung wala kayong dahon, edi tipirin nyo. Ganun lang yun, mga kamamsi. So, ayan. Tanggalin nyo yung pinakadulo kasi matigas yun para hindi lumutong. Pinapunasan lang ito. Eh, this time, kailangan natin yung hugasan. Hindi pwede punas-punas lang to sa ganitong panahon ng pandemic. Tapos, saka nyo yung gagbagin na ganito. Huwag nyo nang trapuhan na ganyan kasi nahugasan nyo na yan. Ipagpag nyo para mawala yung tubig niya. Tapos, saka nyo na, huwag nyo nang punasan. Okay na yan. Mababasa din yan. Gagamit tayo ng 1/4 cup. Before kayo maglagay ng inyong mixture, siguraduhin nyo halong-halong na yung inyong gagawin na suman. So, tilagyan na natin. So, ilagay natin yan. Tapos, ganyan lang natin. Step 1, ganito. Step 2, ganyan. Step 3, itupi. Step 4, ayan. Step 5, baligta rin. Step 6. Step 1, takalin. Step 2, ilagay. Step 3, kalugin. Step 4, ganyanin. Step 5, tupiin. Step 6, baligta rin. Step 7, tupiin. Step 8, tupiin. So, ayan, suman. Ito na mga kamamsi, tapos na nating magawa, mabalot yung ating gagawing suman. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 pieces na suman ang ating nagawa sa 1 kilo na kamote. Ito, huwag nyo itong itatapon yung mga reject nyo. Yung mga pinagputulan nyo, hugasan nyo. Pagkahugas nyo, ilagay nyo yan dyan. Para maiwasan yung pagkasunog ng ating suman. Yan. Lagay nyo yan dyan sa ilalim. Yan. Tapos, saka nyo i-arrange ito. Yan. Ganyan lang ang pag-arrange na sa suman. I-alternate yun ng salansan yung suman. Ganito, ganito, tapos ganito na naman. Tapos, saka nyo takpan ng dahon. Yung mga sobra-sobra nyo na dahon, ilagay nyo. Yan. Mga nagtatanong, bakit daw hindi ko ito ini-steam sa steamer? Sabi ko, mas masarap yung nakalubog sa tubig yung suman. Basta pakakatihin nyo lang kapag kayo ay magsusuman. Huwag nyo sosobrahan ng tubig. So, ganyan ang paglaga ng suman. Kung hanggang dito yung suman ninyo, hanggang dyan din yung inyong tubig. Ano natin? Isa lang na natin. Then, pull. Pag kumulo na, saka nyo siya ilagay sa medium heat. Balikan natin siya after 35 minutes. I-check natin kung luto na siya. So, i-check na natin. Luto na ito mga kamamsi. So, ayan ang purpose kung bakit kailangan natin siya lagyan ng sapin pa. Ito na mga kumari, tapos na natin gawin ang ating kamote suman. So, judge na naman natin. Ligat siya, ayan o. May buko pa. Tikman natin. Masarap, masarap siya mga kamamsi. Try nyo kasi maganda siya, masustansya pa. As in, masarap siya mga kamamsi. So, try nyo mga kamamsi. Shout out to Fatma na kapitbahay namin na nanonood sa akin na little girl. Thank you so much. And then, shout out to Jasmine. Shout out to Bib Quinto and Lola Bilan and family. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel and tap the bell for more updates. Bye!